Alam mo, Dida, ang sarap ng luto mo. Pero, alam mo kung ano mas masarap? Ikaw. Ano ba ginagawa mo, Jay? Labayan mo nga ako! Asawa ko ng tito mo, tapos minamanyak mo ko? Doon naman si tito. Ayaw mo ba? Eh, bilisan na natin. Mabilis lang, saglit lang. Anak? Umay, nakapagluto ka na pala. Bango-bango naman ang niluto mo. Jay! Naunahan mo pa akong pumunta dito. Alam mo, anak, pag natikman mo yung luto ng tita mo, magugustuhan mo. Oo nga, May. Eh, amoy na amoy ko nga dun sa loob ng kwarto ko yung napakabango. Sobrang sarap. Ay, nako ate, binola mo pa ako. Sige na ate, maupo ka na dun para matikman mo naman yung niluto ko. Sige. Ako na maghain, ha? Okay, sige. Na. Sige. Paano ba yan? Tapos ko nang kainin yung luto mo. Pwede bang ikaw naman yung kainin ko, tita? Bakit pa ang kulit mo? Ano ba sabi ko, lubayan mo ko? Hindi mo ba naiintindihan yun? Lumayo ka sa akin! Pag hindi ka pa tumigil, susumbong talaga kita sa mama mo. Sige, subukan mo. May paglalagyan ka sa akin na hindi mo magugustuhan. Bitawan mo nga ako! Nasasaktan ako! Alam mo, tita, hindi ko maintindihan eh. Kung talagang ayaw mo lang sa akin, o nagpapakipot ka lang. Kasi, pansin ko, habang tumatagal, paikli yung suit mo. Atat na atat ka din talagang tikman ako eh, no? Tsaka pansin ko din, panahipang aakit mo sa akin. So, ano, tita? Tara sa parto. Satisfied ka ba sa ginawa natin? Mukhang pagod na pagod ka. Aba, oo naman, tita. Eh, busog nga ako dun sa papayang. Mukhang magiging paboritong hain ko yan. Gusto kong araw-arawin. Ikaw ha, dahan-dahanin mo ako sa ganyan mo. Baka mapalayos ako nang wala sa oras. Nak! Jay! Andiyan ka ba sa taas? Oh, anak, ba't kasama mo ang tita mo dito sa kwarto mo? Ma, nagpatulong ako kay tita na mag-drawing kasi patulong ako sa kanya na yung i-drawing namin yung iba't ibang prutas at gulay. Tulad ng buko. Nalaman ko po kasi na magaling siyang gumuhit. Apo. Oo, ate. At saka, nagpumilit kasi yung pamangkin ko. Nahiya nga ako kasi hindi naman ako ganun kagalingan. Pero, pinagbigyan ko na din. Ganun ba? O sige, bumaba na kayong dalawa at may merienda akong dala sa baba. Sige, tayo, tara, tara, tara. Main, ikaw nang bahala dito, ha? Saka, bibilin kasi ako. Ito nga pala yung baon ni Jay. Baka kasi magising na rin siya mamaya.
Ikaw nang bahala, ha? Sige, noted lahat ng binilin mo, ate. Sige, ako nang bahalang magpabaon. Ay, este, madgrimahin ng baon niya. Oh, ingat ka, ate. Oh, sige, sige. Sige. Wow naman, ang aga-aga. Ang sarap ng pagkain na nakabungad sa akin. Gising ka na pala. Oh, ito yung baon na binili ng mama mo. Oh, bigay ko to sa'yo. Yun. Pero tita, pwede bang ikaw muna yung pabaonan ko ng hotdog ko? Kasi, alam mo naman, tuwing umaga nag-iinit to. Ang aga-aga ang pilyo mo. Pero, sige. Ubusugin din kita ng papaya ko. Sinasabi ko na nga ba? Tangina nyo? Kaya pala gustong gusto nyo naiiwan dito? Kasi binubusog nyo ang isa't isa. Ikaw, Maine, ang sabi ko sa'yo, i-remind mo yung anak ko sa baon na inihanda ko. Abay, iba rin naman ang kakatihan mo. Binubusog mo nga muna siya ng papaya mo. Ikaw, anak, ang sabi ko sa'yo, huwag mong kalimutan ang baon mo. Pero, ibang baon ang pinapriority mo. Naku, ate, nagkakamali ka ng iniisip. Wala naman ako kasalanan eh. Inamat lang ako ng anak mo. Anong ako? Kasalanan ko pa na maakit sa'yo? Huwag ka matiwala dyan, ma. At magsisisihan pa kayong dalawa? Eh pareho nyo namang ginusto to. Kaya huwag kayong magmalinis dito. At ikaw, Maine, lumayas ka na sa pamamahay ko kasi nandidiri ako sa'yo. Talagang yung anak ko pa ang pinunterya mo, haliparot ka? At ikaw, umakit ka sa tahi, ligpitin mo yung mga gamit mo, sa tatay ka uuwi! Ma naman, ayoko, magbabago na ako, ma. Huwag mo madaling kay Papa. Ate, huwag mo naman ako palilasin. Wala akong trabaho. Saan ako titira? Huwag mo ako matawag-tawag na ate. O hindi kita kapatid. Lalong-lalo na, hindi ako nagpapatera ng bastos dito na walang respeto sa sarili sa pamamahay ko. Lumayas ka! Ikaw, umakyat ka na! Ligpitin mo yung mga gamit mo! Hala, sige! Ano naman, ayoko, ma. Huwag mo madaling kay Papa. Magbabago na ako. Hindi!